Mula po doon sa Cavite, punta natin ng ikalawa sa mga vote-rich provinces sa bansa, ang probinsya ng Cavite. Naging sakit sa ulo ang mano-mano paghanap ng pangalan ng mga botante dahil biglang hindi gumana ang voters registration verifying machine. Para po sa update, tumakson live mula sa Cavite si Laila Pangilinan. Laila, so far, kamusta ang botohan at ang bilangan dyan sa Cavite? Ito nga, Ed, ano, last-minute voters. Sa huling mga ilang minuto ng pagsasara ng mga polling precincts, dagdagsaan talaga ang mga botante, especially dito sa isa sa mga eskwelahan dito sa 13 Martires, Cavite, ang Bagong Pook Elementary School. Ilang minuto bago magsara yung mga polling precincts, umabot hanggang labas ng gate yung pila ng mga botante. Ang sabi nila, ang kwento nila sa amin, hindi naman daw nila kasalanan. Yun, hindi daw sila mga last minute voters. Kung hindi talaga daw, kanina pa sila nakapila pero ang bagal lang daw talaga ng usad. Yung iba nga talagang nagmamakaawa na sana mapagbigyan naman silang bumoto kahit na alas 6 na o lagpas na ng alas 6 kasi nga sayang yung boto. Sa nakausap naman nating mga teacher, no, sabi nila, kulang talaga yung alas 6 na umaga hanggang alas 6 ng gabi sa sobrang dami ng botante doon sa kanilang eskwelahan. Kaya naman sabi ni ma'am, nung isa sa mga teachers na nakausap natin, basta't inabutan ka ng alas 6 ng gabi, counted ang boto mo, pagbibigyan nilang bumoto ang mga botante doon sa kanilang eskwelahan o doon sa mga corresponding polling precincts. Pagdating naman doon sa mga VRM, VCM, nako, meron din tayong mga nakitang pumalya, mga defective. Yung isa nga, umusok pagkatapos nag-paper jam yung balota na punit. So nabaliwala na rin yung botong yun. Ano? Bukod dyan, nakita rin nating bumoto ang mga binabantayan nating mga personalidad dito sa Cavite. Nakita nating bumoto si Francis Tolentino sa Tagaytay, si Kiko Pangilinan na campaign manager ng Ocho Derecho, 30 minutes siyang pumila. 30 minutes niyang chinaga yung pila hanggang sa makaboto nga siya. Ganun na rin ang buong puwersa ng pamilya Revilla, si Jolo, Bong, and Lani, kasama ng mga kapatid ni Jolo, ay bumoto rin naman sila dito sa Bacoor, Cavite. Ganun na rin ang dalawang nagbabangga ang gubernatorial candidates natin na si Ayong Maliksi at si John Vic Remulla. Ito si John Vic Remulla, hindi rin siya nakaligtas ha, sa palyadong VCM o vote counting machine kasi nga, Bok and Lu Chi, 6:30 siya dumating sa polling precinct pero 7:45 na siya nang nakaboto. Etong nakikita ninyo sa likuran ko ngayon, nandito tayo nakatayo, no, sa Kapitolyo ng Cavite dito sa 13 Martires at dito nga sa loob ng Kapitolyo sa Session Hall magaganap ang canvassing of votes. Inaasahan na alas 8 pa ng gabi magsisimula o darating yung mga boto dito sa Kapitolyo. Yan muna ang latest dito para sa Bilang Pilipino, Laila Pangilinan, News 5.